Hello mga kateknik. Mayroon akong iwa-wiring combination na isang automatic engine stop ngayon. Wa-wiringan ko ito para gumana itong automatic engine stop nito. Kaya panoorin niyo ng mga katiknik hanggang sa matapos tayo sa pagkakabit nitong dalawang 24 volts na reling ito, mga katiknik. Yan, panoorin nyo hanggang matapos tayo. Simula tayo dito sa relay. Yan, magkoconnection tayo, mga katiknik. I-coconnect natin ito, mga katiknik, doon sa genset controller niya, para gumana yung automatic engine stop niya, mga katiknik. Pati na yung kanyang start. Yan, mga katiknik. Yan. Bago pala, mga katiknik, ang lahat, subscribe na lang kayo sa aking channel, mga katiknik. Yan. Sundan nyo na lang, mga katiknik, ang kung paano tayo mag-wiring nitong engine stop nito hanggang sa maano natin ito, matingnan natin kung paano talaga ito mag-automatic, mga katiknik. Ang relay ko ditong ginamit, yung reling eight terminal lang, mga katiknik. Nakita nyo lang ito na mga maraming terminal, pero yung ginamit kong relay nito, 8 terminal lang, mga katiknik. Yan. Wawiringan natin ito hanggang sa connect natin ito doon sa makina. Ang isang connection nito, mga katiknik, galing sa sa oil pressure niya. Yung isang connection, na-connect din ito sa ang isang rin ito, mga katiknik, naka-connect sa oil pressure ng makina, mga katiknik. Yun naman na isang relay nito, mga katiknik. Naka-kombinasyon naman siya sa engine stop ng makina nito, mga katiknik. Ang dalawang ring ito, mga katiknik, naka-connection ito sa DGS ng genset controller sa number na 789 output terminal. Yan, mga katiknik. Doon ito nakakabit. Saka nakakombinasyon naman siya sa isang timer. Kasi, mga katiknik, may connection din ito pag may nagkaroon siya ng power galing sa national. Yan, hihinto yung under niya. Pag nawala naman siya ng kuryente, aandar ngayon ang makina niya. Kaya, mga katiknik, kaya yung connection na yon, naka-connection naman siya sa doon sa pinaka engine stop niya. Saka naka-kombinasyon naman siya doon sa engine start, mga katiknik. Kaya automatic stop taka start na rin. Yan, mga katiknik. Mayroon ako ditong ginawang simple na diagram nito, mga katiknik. Ta medyo mahirap nang masundan talaga ang wiring nito dahil marami na rin ako nitong winiring ng mga connection nito na galing sa mga iba't ibang function ng genset na ito, mga katiknik.
Kaya itong wina-wiring kong ito ngayon, ba, ano lang ito, yung pinaka automatic engine stop niya mga ka-technic. Yung isang vlog kong ito. Lahat naman ng mga connection nito mga ka-technic ng generator na ito, na-vlog ko naman na isa-isa para hindi gaano mahaba yung mga video mga ka-technic. Yan. Ang iba pang mga relay function nito mga ka-technic, ang nakokoneksyonan nitong mga itong engine stop na ito, isa na rin yung solenoid ng engine stop ng makina. Yung relay niya, yung glow relay niya, nakakoneksyon din ito mga may connection din ito mga ka-technic, yung pinaka main relay niya mga ka-technic, para hindi talaga ma-over yung amperahe ng genset controller. Mayroon pa ito mga ka-technic na isang reling, malaki ang amperahe, mga 80 amperes yung nagko-control doon sa pinaka solenoid ng engine stop niya, yung humahatak ng engine stop mga ka-technic. Ang ginamit ko dito mga ka-technic, mga solenoid na engine stop para mabilis yang humatak. Yung motor kasi mga ka-technic, mayroon na konting delay yung motor na engine stop mga ka-technic. Kaya ang ginamit ko solenoid para mabilis ang engine stop niya. Shout out pa rin mga ka-technic yung manonood ko diyan sa bandang Mindoro, saka dito na rin sa May Lucena yung mga nanonood dyan ng mga video ko mga ka-technic. Shout out. Mga ka-technic, sa paggamit nyo ng sending nito, huwag kayong gumamit ng analog na oil pressure kasi mabilis yun huminto. Hindi talaga pwede siya para sa engine stop. Ngayon, yung gagamitin talaga ninyo mga ka-technic, yung pressure, yung digital sa pagkukoneksyonan nyo ng engine stop na ito, mga ka-technic. Yung digital na oil pressure, yun ang gagamitin nyo mga ka-technic. Yung pressure niya, hanggan 80. Pag bumaba kasi, pwedeng hintuin niya yung under ng makina. Hindi siya mag-under. Naka-stop siya permanente mga ka-technic pag bumaba ang pressure ng engine pressure switch niya, yung digital mga ka-technic. Mga ka-technic, ang gagamitin yung relay, yung maganda sa kayong mataas talaga ang amperahe niya, at least mga 20 to 30 amperes ang relay control na gamitin yung mga ka-technic, para medyo matagal siyang mapudpud yung platino niya mga ka-technic. Pagkatapos nito pag-wiring natin yung mga ka-technic, i-adjust pa natin yung mga automatic nito sa tamang mga adjust. Ang gamitin ninyong wire mga ka-technic, number 16 na auto wire, yung stranded auto wire mga ka-technic. Kahit na hindi na kayo gumamit ng yung pinaka color coding niya, basta mayroon kayong susundan na konting manual o diagram. Yan. Makukuha nyo na rin ang connection niya, isa't isa. Dapat medyo maigpit mga ka-technic ang pagkaka
turnil yun itong wire para hindi siya tumanggal. Pwede nyo naman ang mga katiknik lagyan ito ng ring type na terminal. Pwede rin naman mga katiknik maglagay kayo ng ring type na terminal. Pwede naman ito ang soldering lead na lang ninyo. Okay lang naman mga katiknik. Yan, hanggang sa may connection din ito mga katiknik sa manual na engine stop. Importante rin yung manual na engine stop kasi pag magkaroon din ng konting malfunction, may mamanual yung paghinto ng makina mga katiknik. Kaya dapat mayroon din naka-connection papuntang manual. Mayroon din siyang switch mga katiknik. Shoutout dyan kay Ramon Garay sa Padilla. Pati na rin si Vince na Corbito sa Lucena. Dami rin mga connection, mga katiknik. Medyo mahirap talaga ang pag-connection nito na isang kulay lang ang wire. Kaya kung pwede, kung medyo mayroon na mga mang-ibat-ibang kulay, gamitin nyo ng mga wire na mang-ibat-ibang kulay para hindi kayo malito sa pag kukoneksyon nitong mga kombinasyon na itong mga katiknik. Yan. Ayan, tapos na tayo sa pag-wiring itong dalawang reling itong mga katiknik. Sa paglagay ninyo mga katiknik ng reling nito, piliin nyo yung medyo maganda-gandang reling kasi para matagal din siya bago masira mga katiknik. Siguro ko alam naman ko ano yung mga magagandang brand ng mga relay, yung mga katiknikang ilagay ninyo. At kung pwede, mga siguro ko mga 3 years magpalit kayo ng mga bagong relay para masiguradong okay yung mga contact niya mga katiknik. Kasi pag medyo matagal na yung relay, nagkakaroon din ng umido mga katiknik. Kaya medyo mag-maintenance ka ng mga 3 years, 4 years, ganyan. Palit kayo ng panibagong relay mga katiknik. Ito mga katiknik ang kaunti kong circuit diagram mga katiknik nitong engine stop na ito. Sarili ko lang itong design mga katiknik. Yan. Tingnan nyo lang ng maigi mga katiknik at pag-aralan nyo itong ginawa kong itong diagram mga katiknik para maikunik ito sa isang genset controller. Kasi sa isang genset controller, wala nito nakasama itong diagram na ito mga katiknik. Yan yung pinaka engine stop control niya. Ang engine stop na ito mga katiknik, importante sa isang generator. Kasi sa ngayon ng mga generator, nakakabase na lahat ngayon sa isang buong function ng engine stop na ito mga katiknik. Kagaya ng makina, yung pinaka-alternator niya, ito na rin ang ginagamit na panghinto ng under niya, mga katiknik. Kagaya ng over RPM, low RPM, frequency high, frequency low, over voltage, saka low voltage,
saka yung high ampere niya, over ampere, dito na hinihinto sa engine stop na ito, mga katiknik. Kaya kailangan na kailangan talaga ang engine stop nito, mga katik, para hindi kayo masiraan ng isang engine seat, mga katiknik. Ito, mga katiknik, ang model ng genset controller nito, mga ito yung function, mga katiknik, stop, manuals, at saka yung start, mga katiknik. Yan. Saka importante rin yun yung pinaka susian niya, mga katiknik. Check muna tayo ng mga function, mga katiknik, bago natin ito i-under ang makina niya. Siguraduhin muna natin kung okay yung mga pakakoneksyon ng ating mga wiring, yung relay, saka yung pinaka power supply niya. Kung okay yung automatic niya, yung lead na naka-indicate sa kanya sa relay, mga katiknik. Saka natin ito i-under itong makinang ito, mga katiknik. Double check muna tayo. Yan, testing na tayo, mga katiknik. Manual, tsaka yung start. Yan, mga katiknik. Sa pag-start ninyo, mga katiknik, kapag umi-start na siya, double check ulit tayo, mga katiknik, ng mga function nito. Obserbahan natin kung okay talaga yung mga function, yung connection, yung automatic niya. Obserbahan natin yung mga katiknik, pati yung linagay natin mga pyesa, yung function ng genset controller, mga katiknik. Pati na yung output ng alternator niya, mga katiknik. Yan, obserbahan natin yun, pati yung mga indicator, lahat yan titingnan natin, mga katiknik. Siguraduhin natin na tama yung binibigay niyang mga function, mga katiknik. Yan, hintuin na natin, mga katiknik. Pindot lang itong stop. Shout out, mga katiknik, sa mga nanonood ng aking mga video, sa mga matyagang nag-aaral ng aking mga design, mga katiknik. Yan, okay na, mga katiknik. Maganda na yung function ng engine stop, pati yung start niya. Yan, pati yung mga indicator, mga katiknik, okay na siya. Itong EBR na ito, mga katiknik, sarili ko rin yan gawa, mga katiknik. Sarili ko rin design yung EBR na yan, mga katiknik. Yan, hanggang sa susunod na vlog, mga katiknik. Yan, hanggang dito na lang.